sinabi ng Diyos kay Josue, kung matatandaan natin, na kakailanganin niya ng lakas ng loob upang magawa iyon. Nag-isa ating buhay pananampalataya, hindi natin magagawa isang bagay kung pinaghaharian tayo ng takot. So dahil alam ng Diyos kung ano ang kanilang harapin, sila ay may ipaglaban sa mga bangis o mga brutal, ano pa, at mga paganong tribo na naninirahan sa lupain ng Kanaan. Battles to fight. Lahat tayo, meron tayong kinakaharap na laban. Ay madalas sa mga taong nakapaligid sa atin at yung minsan mismo sa ating mga sarili. Madalas kapag nakikita natin nahihirapan ang mga mahal natin sa buhay, bunga ng iba't ibang dahilan, minsan tayo din ay nahihirapan. O kaya naman, battles between ourselves. Tayo ay mayroong pinagdadaan ng mga pagsubok o pinagdadaan ng mahirap na sitwasyon. Sinasabi din dito na there are also battles to fight, and sometimes those battles are intense. May mga pagkakataon din na meron tayong dapat ipaglaban. Sa lahat ng laban na ito ay nasusubok ang ating pananampalataya or faith. So, sino po ba ang sinasampalatayanan natin? Di po ba walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo? Sa mga panahon ng pagsubok, siya ang ating sinasandalan. Na kapag nasishake ang ating pananampalataya, walang iba tayong kakapitan kundi ang ating Panginoon. Marahil, yung iba kapag nakaranas ng pagsubok o tukso, nakalimutan na mag-devotion, kaya naman nakalimutan ng manalangin o paikipag-usap sa ating Panginoon, at madalas nasisisi pa ang ating Diyos sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Lalo na sa mga panahong matindi ang mga pagsubok na nangyayari sa kanila. Kaya nga inihantulad din ni Apostol Pablo sa isang sundalo ang mga mananampalataya. Anong sabi niya sa Ephesians chapter 6 verse 13? Ang sinabi niya dito kaya isuot din niyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na gayon. O sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakakatayo. Kaya't maging handa kayo. Dahil sa panahong intense ang ating pakikipaglaban sa lakbayin ng ating buhay, huwag tayong panghinaan sa ating pananampalataya. Na sa oras ng mga pagsubok, ay isipin natin meron tayong masasandalan o masasandigan. Muli po ay God bless us all. To God be glory.